So, kailangan talaga tayo ng ating country, hindi lang ng country, but ng ating earth. Kasi ito lang ang kaisa-isa lang to. So, kailangan din talaga natin siyang alagaan. So, I think science ay isa sa mga solusyon paano mamimitigate yung mga problems natin today. Hello, hello! Welcome back to KUDA Serye, kung saan tayo ay magkukwentuhan, magchichismisan at magkukudaan lang about life, adulting, career, love life, kaperahan, at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your KUDA Serye host. Kamusta kayong lahat today? Sana ay okay pa rin kayo dyan sa inyong mga tirahan. Ayan, for this episode ay may nakipag-partner na naman po sa atin. At ito ay ang Department of Environment and Natural Resources, Ecosystems Research and Development Bureau, napahaba, or DENR, ERDB. So, napili po nila ang KUDA Serye para maging partner sa gaganapin na National Biotechnology Week. So, hindi po magiging technical itong usapan natin, ha? Parang sinasabi ko lang sa inyo para alam nyo. At nag-imbita tayo ng someone na nasa science work or laboratory work para lang usisain natin ano bang mundo, ano bang life dyan sa lab. Kasi gusto kong alamin ang kanyang lab life. May title na agad ako, lab life. So, ayan, welcome natin si Alex. Hi, Alex. Pasok. Hello, Jazz. Hello. Hi, Alex. Thank you sa pag-invite. Oo, thank you din at sa ERDB, bilang chairman nga sila ng NBW for the week, ay napili po nila tayo as content creator. Nakaka-ano ha, just. Tapos si Alex, hindi ko pa siya nami-meet in person. Pero uusisain natin ang buhay niya. So Alex, anong pakilala ka naman sa mga justers at sa mga listeners ni KUDA Serye? Hello, ako si Alexa Advincula. Ako ay from Ecosystems Research and Development Bureau. Almost years na ako doon sa bureau namin. And I am also from Cavite. So, ayun, medyo malayo yung pinanggalingan ko. Pero, ayun, so ako ang Forest Molecular Biology Laboratory in charge. At naging part din ako ng DNR by Safety Committee kung saan ako yung secretariat. So, ayun lang naman, info about me. Pero, before ba ERDB, ang mga work mo na talagang lab research, ganyan? First job ko sa ERDB, hindi lang ako umalis. Oh, very young and fresh. Nakakaya naman sa akin. Ay. Pinaglumaan na. Just. So, Alex, saan ka graduate? Saan ka nag-grad? Ako ay from University of the Philippines sa Los Baños. PLB, sa Los Baños. PLB grad ako. Kaya hindi na rin ako umalis doon kasi pamahala rin talaga. Ito talaga yung second home ko. So ayun, ako ay BS Biology, major in Cell and Molecular Biology. And ayun, nung first time ko ay CRDB. So nagustuhan ko rin talaga yung work ko doon. Kasi mostly, nagagamit ko talaga yung pinag-aralan ko. UPLB din pala si Alex, no? Halos alam mo ba, Alex, halos lahat naman ng mga guests natin dito ay mga from UPLB din kasi UPLB din ako. UPLB. No, mga friends, ganyan. Nakakatuwa. Di kami nag-meet at anong batch mo? Eh, ang tanda ko na. Batch 13. Ah, hindi na pa nalalayo kasi 2012 ako gumraduate. Hindi lang kami nagkaabotan. Hindi po siya nalalayo sa ating edad, mga ka-justice. Nung ano, sa LB, may org ka? Barbarian ako. Wala ako talagang org. Kasi tingin ko mahihirapan akong i-manage yung time ko. Medyo grade conscious ako nung undergrad. Laude ka, ano? Hindi. Grade conscious nyo, pero hindi inabot. Pero okay lang. Okay lang yun. Tapos, eto, bakit bio yung kinuha mong course? Kasi actually nung ano, hindi ko pala talaga alam kung anong gusto ko sa buhay. Sa high school ako. So, parang nag-assessment ako. Kasi diba sa guidance counselor nung high school, papakonsult ako. So hindi ko talaga alam kung
anong bagay sa akin, sa personality ko, hindi ko rin alam kung anong gusto ko. So, nung lumalabas sa test na kinuha ko, pwede daw ako sa healthcare, so parang pwede ako maging doctor. So, parang, ayun, doon ko lang din nilagay, okay, BS bio. Tapos, doon naman ako na-accept. Tapos, nung nandun ako sa, nag-aral na ako, okay naman pala siya, so hindi na ako nag-shift. Nagustuhan ko naman yung BS bio. Tapos, ang napili mong major nga ay yung molecular bio. Cell and molecular. Cell and molecular. Besh, kunyari ako, hindi ko alam, ako ita mo sa gigilid lamang. Paano mo ma-explain to someone yung cell and molecular bio? Hindi ko na ma-imbak sa akin bio to. Go! Actually, naging ano ako, naging interest ko yun kasi para lang siyang factory. So, kumbaga, pinag-aaralan yung cell, yung basic unit ng life. And kapag in-analyze mo, paano ba nag-work ang cell? Paano ba siya nakakapag-produce ng mga proteins? So, sa katawan, so, parang na-curious talaga. Actually, hindi ko rin alam. Parang na-curious lang ako. So, gusto kong, parang ang sayang ito aralin. So, yun yung kinuha ko. So, cell and molecular, more of yung mga, hindi siya micro eh. Maliit pa siya sa micro. So, hindi mo talaga microscope. So, parang more of method yung inaaral namin kasi hindi mo siya makikita yung kapag nag-laboratory, ito yung DNA, ito yung... Oo. So, parang, mahirap niyang gawin. Una, imagination siya talaga. Oo. Techniques, more of techniques yung ginagamit para makita mo yung result kasi parang hindi mo siya makikita ng bare eye unlike yung ibang field. So, na-challenge ako. So, ayun, mystic na lang sa molecular eye, more of yung anong nangyayari sa internal ng plants and animals. Nag-major ako actually sa plants eh kasi... So, yung cell and molecular bio, pwede ka pang pumili ng plants or animals. Parang ganun. Parang dalawa. Ah, okay. Ano mo ba? Grabe. Actually, sa thesis lang sa mga. Kasi ako, ang ano lang ako, bio 1, bio 2, ma-share ko lang mga ka-justers. And bio 1, 2, 3, wala na akong maalala. Nag-microbio din pala ako. Bakit ko yung ito? Di ko naalala talagang mga nangyari noon sa mga kabayo-bayuhan. Ayun, sige. So, na-imagine mo na talaga nung, syempre, nung college ka, nung habang nag-aaral ka nung college, na ang magiging work mo talaga ay in the laboratory. Actually, inisip ko kung laboratory or magtuturo ako. Kasi gusto ko talaga ng nag-learn yung continuous yung knowledge na gusto ko yun. So, parang research is yung pinaka-best na option. So, nakita ko naman na nag-enjoy naman ako sa ganitong gawain. Although, mahirap siya talaga. Kasi you will devote most of your time kapag naggawa ka talaga, hindi mo siya pwedeng iwan. Kasi, nasisira yung sample ko eh. Kapag iniwan mo siya. So, i-devote mo yung time. And, ayun, very mag-effort ka talaga. Pero, kasi gusto ko talaga matuto. So, natutuwa ako kapag nakikita ko na yung result ko. So, parang nakaka-motivate na gawin siya ulit. So, ayun, nakita ko naman yung sarili ko sa laboratory. Parang may iba-iba rin nga na may gustong-gusto nila yun. Kaya nasa research sila, parang they find happiness pag may na-solve sila na parang problem or nakahanap sila ng solution sa isang problem, no? So, ano yung nagustuhan mo ngayon sa work mo na feeling mo parang ako lang yung meron ito? Actually, sa ERDB kasi, pag inisip mo environment, parang wala namang kinalaman yung cell and molecular doon. Pero, ang gusto ko kasi doon is, ang daming opportunities na mag-learn. Sobrang dami nilang pa-training kasi alam ng government na at dito dapat mag-focus sa area na to. And very limited lang kasi ang cell and molecular biologist. So, tinay ko rin talaga siya as opportunity para ayun, mas i-challenge yung sarili ko na to go out of my comfort zone. Kumbaga, kung mga bagay na hindi ko pa rin alam, hindi ko pa natututunan, I think matututunan ko siya kapag ginawa ko na siya. Kagaya sa, actually, kaya gusto ko ang laboratory kasi pag inaral ko siya in theory, wala akong maintindihan. Ang hirap niya for me, pero kapag ginawa ko na siya, dun ko siya maintindihan talaga kapag ginagawa ko na siya. So, yun yung pinakagusto ko. Kapag na-apply ko yung mga theories, yung mga principles, and nakikita ko yung result. Very fulfilling siya. Alam mo, oo. Yun din yung gusto ko sa science eh. Yung tangible, nakikita mo yung kung ano yung inaaral mo, di ba? Kunyari,
ano din kasi, ma-share ko lang na ako yung nag-envisay din, masters, pero nakalawa po ako ngayon, shout out. Ayun, pero na-enjoy ko siya kasi kung ano yung tinuturo sa amin, na-imagine ko, na-experience ko yun, nakita ko yun, pero mas nalalaman ko yung parang science behind doon, di ba? So, eto. Kunyari, ano masasabi mo dun sa parang ano, na medyo natatakot pa rin sila na mag-take ng careers on science? Kasi di ba parang yung mga bata ngayon, parang ayaw nila ng science, mahirap daw. Paano mo sila ma-encourage? Actually, meron ako kasing kapatid na mas bata sa akin. Nag-iisip siya kung anong course ang pupwede niya. I-encourage ko siya na mag-science. Tapos sabi niya, ate, ayoko. Kasi nakita ko yung hirap mo eh. So parang natatakot sila kasi parang tingin nila, ang hirap. Ang hirap talaga. Parang magpupuyat kahit minsan hindi ka na matutulog kasi more of memorization. Talaga aralin mo yung mga process, isa sa puso mo talaga. So, siguro ma-encourage ko lang kasi it really, important din sa generation natin ngayon. Kasi, hindi lang, ang alawak ng scope ng science. And I think, science lang din yung makakatulong para mitigate yung mga problems natin sa country. Lalo na ngayon, very prominent yung global warming, na parang tumataas na rin talaga yung average temperature natin, na pwede pang mag-cause ng iba pang problems sa environment. So, talagang science ang makakatulong. So, we should focus on that. Kasi napakarami pang talagang kailangan ma-discover. Marami pa talagang scientist na kailangan. Kasi hindi naman kami pwede mag-focus sa, okay, malawak na field. Parang kailangan talaga ng isang scientist na mag-specialize in a specific study para, alam mo yun, ma-master niya talaga. And sobrang dami pang kailangan matutugan. So, kailangan talaga tayo ng ating country, hindi lang ng country, but ng ating earth. Kasi, ito lang ang kaisa-isa lang to. Kailangan din talaga natin siyang alagaan. So, I think science ay isa sa mga solusyon paano mamimitigate yung mga problems natin today. Ang ganda. Very good. Very good ka dyan. Ako din, naniniwala din ako na kailangan nating supportahan yung research, yung mga scientists, kasi sila talaga yung gumagawa ng paraan para magbigay solusyon sa mga problems natin. Like, at kapag may mga problema na kailangan solusyonan, bet, kailangan i-based on science. Eto, parang, kasi parang ang tingin minsan sa mga scientists, science researchers, parang ano sila, no? Ano, para daw wala na daw life. Ganun. May life pa ba ikaw? Kung ikaw, sige. May life ka ba outside laboratory? Actually, oo. Kasi since nandito ko sa Las Panas, so andito rin yung mga friends ko. So actually, ang pinagkakaabalahan ko rin talaga is active kasi ako sa church namin. After talaga ng work, I make sure na magkakaroon kami ng catching up with my friends, yung mga churchmates namin. And we always encourage everyone to have a personal relationship with the Lord. So, yun talaga ako, yung buhay ko outside lang. Parang, malayo siya. Pero iniisip din nila, walang party-party. Hindi naman kami yung nagpa-party-party na sa labas kasi andito lang naman magkakasama kami sa apartment. So, meron dito yung party sa mga friends namin. Especially kapag may birthday. Ayun, ang wala lang sa akin ay love life. Pero meron naman akong love life. Yes, oo. Okay lang yan. Shout out sa mga interesado kay Alex. Comment down below. Ibinenta pala. Oo nga. Alam mo, parang ano yan eh. Parang notion yan sa mga research, sa mga science workers na nerdish, mga nerd daw. Kasi yun yung pinapakita sa TV. Diba? Kasi dati nga, ang work ko sa UST din. Ang dami kong mga na-interview ng mga science researchers na mga diver, may isa surfer, yung gets, parang may dream sila after the lab work. So si Alex naman ay more on sa church, 'di ba? Parang oo, maganda rin 'yan. So eto na Alex, kunyari merong mga eto, meron ako dito pamangkin na ano na sila, magde-decide na sila ng course nila sa college. Pero, di ba minsan, depende rin talaga kung anong hilig mo. Pero, baka may mga na mga gusto na sana nilang mag-science work, pero marami silang mga apprehension, ganyan. Paano mo ma-encourage yung ano message mo pala dun sa mga students na gustong mag-take on sa career sa science?
sa mga students natin, mukhang mahirap lang yung science. Kasi mostly yung mga memorization tayo. E minsan ayaw talaga natin ng nagsasaulo. Pero alam mo, kapag talagang nakita mo talaga yung essence yung ginagawa mo siya, makakatulong ka sa environment, makakatulong ka sa country mo, and even kapag, kasi nag-take ka ng science eh. So, challenge mo rin talaga yung sarili mo to do better. Mukha lang siyang mahirap, pero it's really enjoyable. Ang notion kasi sa science ay boring. Mm-mm. Pero it's really fun. Kapag nandun ka na, parang ano ba yan? Ang boring-boring yung subjects sa science. So, ayoko na yan. Pero ang dami rin job opportunities. So, marami rin talaga kasi tayo mga scientists na, alam mo, parang very limited yung scientists natin, yung mga nagtatrabaho dun sa ganung area. Lalo na ngayon, di ba, may pandemic. Mm-hmm. So, ngayon lang talaga natin appreciate yung mga scientists natin. Kasi sila yung kailangan natin to develop these vaccines, even yung mga testing kits, di ba, dinevelop siya ng mga scientists. So it's really essential na hindi talaga mawalan tayo ng scientists. And also, alam mo kapag kasi pag ako, di ba, may faith ako about God. And hindi ko siya nakikita as contradictory doon sa science. Kasi kapag mas nakikita mo kung paano yung creation ng God sa maliliit na bagay, even sa mas malaking bagay, makikita mo yung sovereignty ng God, yung creativity niya, paano niya nagawa, ma-realize talaga natin na meron talagang someone na nag-design ng lahat ng bagay na ito. So, ayun, para kasi machine talaga siya, parang factory within our bodies, within our cells. So ayun, sana ma-experience yun ng mga students natin. Sana makita rin talaga nila na mukha lang siya mahina, pero ang dami pa talaga kailangan i-explore. So our country needs you. So bansa natin and earth natin, kailangan nila kayo. Oo, ang galing. Tama. Ako ay super agree dyan sa mga sinabi mo, Alexa. At kasi ngayon, ay nag-work na rin uli ako sa science kasi na-realize ko na yun din yung gusto kong as a communicator, ayun ang gusto kong i-communicate na paano ba maiintindihan ng mga ordinary lang na tao, yung mga layman or hindi sila technical, yung science. So very, oo, sobrang agree ako dyan sa mga sinabi mo. So Alex, ano naman yung mga plans mo? Like, balak mo bang mag-masters? Balak mo ba ituloy yung pagdodoktor? Anong next sa'yo? Hindi naman kita pinipressure. Tinatanong ko lang kita. Actually, may plan din ako na gusto ko rin mag-aral pa. Kasi very limited pa rin yung knowledge ko. Lalo na kapag nakikita mo rin talaga yung mga ahead sa akin, yung mga boss ko. Hmm. Sobrang knowledgeable talaga sila sa mga bagay. Eh, nakita ko, kailangan ko pa talaga ng matuto pa. So, kino-consider ko rin mag-master's degree. Yung pagdodoktor, medyo, hindi na siya, hindi ko na siya naging focus. Kasi, actually, nag-focus ako ngayon sa forest conservation. So, yun yung study namin sa laboratory. So, may nag-conduct din kami ng mga services. Or, pwede rin kami mag-conduct ng mga lectures or demonstration sa mga gustong matuto. It's for free. At kung gusto niyo rin talaga ng mas malalim pa, pwede niyo rin akong i-contact. Kasi, ayun, ang lab namin ay bukas naman sa ERDB, sa main office, sa lab ng UTLB. So, tingin ko rin mag-aral ako. Hindi ko pa nakikita yung iba pang plans, pero I'm sure na mag-aaral ako. Mm-mm. As mahiling nga, ikaw nga, diba, shinare mo kanina na gusto mo yung natututo talaga. Feeling ko nga ikaw ay mag-further pa sa iyong studies. Balik, punta naman tayo sa biotechnology. Kunyari ako, kasi ako naman, hindi bago sa akin yung word na biotechnology. At yung actually yung National Biotechnology Week. Sa tingin mo, paano mo ma-explain yung biotechnology sa, kware sa bata, sa mga elementary students? Na ano po ba yung biotechnology? Bakit po natin yan isine-celebrate? Okay sa explain kapag may binigay kang example, especially sa mga bata. So, mag-sight ako ng few examples ng biotech. Cheese, beer, so yung mga yogurt, product siya ng biotechnology. So, ibig sabihin, may product tayo na binubuo na ginagamit natin yung mga process ng bio or mga concepts para makabuo ng isang product na magiging useful. So, ang biotechnology talaga is technology, yung talaga yung pinaka-term na dapat natin tandaan, na ginagamit ang biology. So, biotechnology, from the words biology and technology. So, ngayon, modern biotechnology ang example na yung vaccine na pinakaihintay natin.
So, dahil sa pag-aaral ng science, so kailangan makadevelop ng mga products. So, mga antibiotics, mga food supplements, and marami pa. Even yung mga crops na, halimbawa, ang problem natin ngayon ay pest. So, ginagamit natin ang biotechnology para paano ba natin ma-lessen yung pest damage sa, halimbawa, sa mga palayan. So, kailangan natin ng biotechnology para ma-incorporate siya to make our lives better. Parang lahat ano pala no, lahat pala din na na-experience natin ay meron doong biotechnology na ginamit no. Mm-hmm. Kaya ano before kasi nag-handle din ako ng NBW para exhibit noon. Sabi ko, ang daming mga exhibit na food ng mga halaman, sabi ko, bakit kaya 'to naging biotechnology? Tapos doon ko nga lang din na ano, na lahat pala parang biotechnology is everywhere na hindi mo lang alam na para siyang ginamit na process doon sa pagbuo or pag-produce ng mga products. So, bakit nga natin siya i-celebrate? Bakit parang special siyang i-celebrate ngayon? Okay, so, ang NBW kasi is, ano siya, nasa batas siya. So, kailangan din, meron, pinroclaim siya ni President Gora Macapagal-Arroyo para gunitain. Kasi maraming mga bata rin ngayon, like mga students, or even, hindi ko rin alam na may ganong celebration ng undergrad ako, college na, hindi ko pa rin siya alam. So, mostly it's about awareness, about biotechnology. Yes. So, marami kasing tao na hindi rin alam, ano ba yung biotechnology? Minsan natatakot pa sila, biotech product yan, pero, ayun, it's about awareness, kung ano yung mga dapat na, ano yung mga natutulong ng biotechnology to make people's lives better. So, it's more of awareness. So, maraming exhibit. So, may mga activities na ginagawa to promote yung mga biotechnology sa bawat offices. I-encourage namin sila na talaga i-promote. Kasi parang kapag nag-stay lang sa yung technology sa isang lugar, hindi siya napakalat sa ibang sa ibang parts ng country, sa buong Pilipinas. It's useless. Very useless. So, ayun. It's more of awareness talaga. Oo nga. So, sa awareness, ano yung mga mangyayari ba sa NBW? Paano natin siya kasi ngayon, pandemic. Kasi before, alam ko, NBW may mga exhibits. Paano nangyayari ngayon sa NBW? Yun nga. Alam ko nga rin hindi siya matutuloy. Pero it's really a great opportunity din kasi mas marami tayong mag-reach out na people kasi gagamitin natin yung mga virtual exhibit. So yung activities natin, puro online. So mas accessible siya sa mga tao, sa mga students. Hindi yung kailangan na mag-travel pa kasi sobrang delikado pa rin mag-travel ngayon. So, yung mga exhibit natin, magkakaroon tayo ng mga virtual exhibit. So, parang ipap-experience pa rin natin yung exhibit kahit nakaharap ka lang sa computer or sa laptop mo. So, meron din tayo mga activities kagaya ng sa ERDB, meron kami separate activities kagaya ng EnvioCon. So, hanggang November 6, pwedeng magpasa. For more information, pwede nyo tingnan yung FB page ng ERDB. So, pwede kayo manalo doon as much as 30,000 pesos. Ganun, talang in-interest talaga namin yung mga students na tumali. Okay, naging aktibo kasi video contest lang yung sa amin. Meron din kaming poster making contest. Sa ibang mga agencies, meron din silang separate activities at may mga prizes talaga. So ngayon, mas na-lessen kasing yung gastusin namin kasi mostly online na lang eh. Kaya binigay talaga namin lahat sa prizes para maraming sumali, maraming ma-encourage yung mga kabataan. At alam mo ba, sige, pwede ko bang i-announce dito na may vlogging contest din ng ERDB? Alam, pero hindi ata siya part ni NBW. Pero po ako doon ay magja-judge, mga adjuster. So, sali na kayo na mga, kung may mga pamangkin-pamangkin kayo, grade 7 to 10. Oo, mag-vlogging contest eh, more na for environment. At 10,000 din ang mapapanalunan doon. Kaya mag-join na kayo doon, mga adjusters. So ito na, invite mo na yung mga ating mga adjusters sa NBW. Kung paano ba sila dyan makaka-attend sa kanila lang bahay. So, marami silang abangan sa NBW. So, ang ating pinaka-celebration talaga ay from November 23 hanggang November 27. Pero bago yun, marami pa tayong mga activities, maraming mga prizes na inaabangan. So, meron tayong mga EnvioCon, yung mga video contest, yung kagaya mo sinabi ni Jazz kanina na vlogging contest sa mga mahilig mag-vlog. So, pwede nyo talagang gamitin yung creativity nyo sa paggawa ng video, graphics, animation. Pwede rin ng puppet show, pwede rin ng skit. So, manalo kayo ng up to 30,000 pesos para sa mga students na rin sa school.
And meron din tayong mga exhibits na ngayon ay ipa-flash siya sa Biotechnology Week. So makikita niyo siya sa website ng NDW. And kung for more information, sobrang dami rin kasi mga information sa Facebook page ng ERDB. So nandun even yung mga trivias na about biotechnology, examples, and even yung mga contest. Meron din kaming EnviroTalk series na every Saturday, 5 p.m. Abangan nyo sa Facebook page ng ERDB. Hanggang, actually, nag-start siya noong October, first week ng October, and mag-end siya sa November 27. So, ayun, abangan nyo kasi marami kayong matututunan. It's really, ano, biotechnology na ikinocommunicate even sa mga students, sa mga tao na wala rin talagang masyadong background sa science. So, para mas ma-explain sa inyo, just mag-subscribe, i-like nyo rin talaga yung, ano, even si Miss Jess, i-like nyo rin yung kanyang, i-subscribe nyo rin siya sa kanyang YouTube account. Kasi, ayun, anything na about, pwede natin makita sa internet, pwede rin natin siyang magamit to spread yung awareness sa biotechnology. So, sa mga student, pwede talaga natin sayangin yung oras natin, yung resources natin. Talagang, mag-search kayo, meron din talaga tayong mga, bukod sa mga contest, even mga webinar series, abangan nyo rin yan sa, NDW. Yes, nakaka-excite. Ako ay sure na attend dyan dahil kailangan ko ata yung i-cover as part of my work talaga. At alam nyo, to be honest, fan din talaga ako ng Facebook page ni ERDB. Ang ganda nung mga paano nila, mga pubmats nila, tapos very informative, yung mga trivia. At i-like nyo yon yung page ni ERDB, any National Biotechnology Week Facebook page. At ito na pala yung ika-16th na celebration. So mga besh, kasing edad na to ng anak nyo na 16 years old. Matagal na po ang NBW na nag-i-exist. At ito, nakita ko lang na for more inquiries, mag-email daw tayo sa denrbiotech@gmail.com and ERDB socmedia@gmail.com or contact 0966-577-9901. So again, thank you so much sa ERDB sa pag-tap sa akin as content creator na maging tumulong sa pag-promote ng NBW. Hindi ko siya tinanggihan kahit malayo ito sa aking mga content na travel, mga relationships, ganyan. Pero kasi nga, as ano din, science communicator at very malapit sa puso ko tong NBW at nag-work na rin ako nito before. So again, thank you Alex ha, kasi kaka-happy. Hindi, alam mo, kinakabahan ako dito sa episode na to kasi di tayo nag-meet ever, di ba? Parang, pero ang galing mo. Oo, pero ang galing thank mo. You. Happy thank ako you. Sa mga paano ka sumagot. At ano ba yung hindi ako naging comfortable din ako na kakwentuhan ka. Very genuine. Okay. Alex, baka may gusto ko palang i-shoutout. Sorry, nakalimutan kong itanong. May mga isa-shoutout ka, batiin. Ito ng pagkakataon, may mga babahagya rin naman tayo. Shoutout sa mga office mate ko dyan. Inaabangan talaga ako yung talaga binolunteer nila para mag-guest sa inyo. Salamat sa inyo, sa mga NBW dyan, sa committee namin. And even yung mga housemate ko, kasi very supportive sila sa akin. So sa kanila galing tong fame. And sa mga family members ko din. Hello! Kaya pa naman mapapanood nila. Salamat dyan! Oo, thank you Alex ha, at mga friends ni Alex. Subscribe na kayo sa akin, Just. At ayun, mga ka-Justers, thank you again for listening. You can follow KUDA Serye on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, and Anchor. And you can also subscribe to my YouTube channel dahil i-upload ko rin ang video na to sa YouTube. Just Aberilla lang, search na lang yan sa YouTube. At meron na rin po tayong after podcast KUDA group sa Facebook. You can join that para doon tayo magchismisan. Pagchismisan natin na si Alex kasi hindi siya kasali doon. Just say that. At meron din tayong Instagram na at KUDA Serye. Ayun, magbabay na tayo sa mga Justers. Alex, thank you. Bye! Bye, Justers. Thank you. Bye! Bye-bye!